So, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa ating lahat sa mga sulok ng mundo. Kung kahit sa abroad ng mga idol, ingat po tayo. So, may panibagong vlog po tayo at inaksyonan po ang ating mahal na congressman. Meron naman po at kinausap po ng ating mahal na congressman itong towing company, no? So, kinausap po ng ating mahal na congressman kung sakaling pagbibigyan nila ng paborito, no? Na para hindi na po magbabayad. Pero sinabi po ng ating mahal na congressman kung meron naman po talaga at pagbabayarin, si mahal na congressman na po ang magbabayad, no? So ito po, panoorin po natin ang buong video. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, ganun ang nangyari. Kung pwede ninyong bigyan ng consideration, i-release ninyo na walang babayaran. Kung hindi naman pwede, gusto kong malaman kung magkano ako ang magbabayad. Hello sir, magandang umaga po. Yes sir, good morning po. Ako po yung sana ng tulong. Ako po yung taga Amadeo, Cavite. Rumescue ako doon sa na-accident yung motor niya na nabangga po. Dinan ako sa ospital. Pinadidiretso ng saan dito sa orthopedic. Ay ngayon, no, wala akong kasama kahit isa. So pagkababa ko doon sa pasyente, edi siyempre wala akong mag-iintindi ako na doon sa loob. Pagdating ko po doon sa loob, nag-aayos ako ng mga kailangan doon ng pasyente at buha ko ng kailangan ng matingnan agad. Ay, nakakawan mo ng pasyente, wala ko doon kasama. Ay, paglabas ko at kukuha ko ng ballpen at kailangan ko i-dus sa kaya. Nakita ko, isinakain ko agad. Wala pa naman ng 15 minutes eh. Ay, naawa ko sa pasyente at nandoon eh. Hindi po, yun yung madaling araw ko na aksidente. Nandiyan pa ko kayo ngayon? Eri nga, nandiyan ko kami sa kuwan. Nandiyan ko yung sasakay sa founding area. Dito sa may kuwan, no? Sa may Marikina. Tumana. Saan galing mo ang pasyente? So, yun ho ay mismo taga Bicol, ngayon ho ay dinihunaan din ho sa barangay po namin, sa Amadeo, sa Dagatan. Ronald, standby muna dyan, ano, subukan ko ikikonsulta kay Congressman. Sige sir, kayo talagang nahingi ho ng tulong na ho. Sige po, babalik po ako sa inyo sir. Sige sir, salamat po. Hello? Morning. Hello, sir. Good morning po. Yes po. Sir, may kausap lang yung ano yung kabilang linya na kausap po kanina. Standby po ako na kita, sir. Ano? Wait lang po. Sige, sir. Salamat po. Sir. Sir, magandang umaga. Opo, binababaan nyo kasi po kanina. Nasa kabilang linya na si Congressman Busita. Ay, oo nga. Sir, pasensya na sir. Pasensya na. Takoy, kinausap ko lang po yung ano, yung towing company na nagsasabi. Kanina po kasi nakailang tawag kami, nasa kabila niya si Congressman Busita. Sige sir, sakit lang. Subo ko pong i-connect ulit. Ano? Sige po sir Ronald, ano? Paantay lang sige, po. Sige, sige. Kung tawagan. Hindi po bababa yung linya. Sige. Salamat sir. Hello sir Ronald. Hello po. Sir, huwag po na kayong aalis dyan. Nasa biyahe kasi si ko ngayon. Standby sir, huwag po tayo mag-alala. Tutulungan po tayo ni Congressman Busita. Oo, talaga naman. Ako hinahingi yun ng tool. Nakakawal pasyente ko doon. Tama po. Naiintindihan po namin kayo. Pinaparating po ni Kong, natutulungan po nila tayo. Katawag siya sa atin. Oo, salamat po. Standby nung marami. Po. Mag-coffee muna kayo dyan. Sige sir, salamat po. Hello sir Ronald. Hello, Sir Ronald. Pa-hold nung pa-standby ha. Susubukan ko i-connect kayo kay Congressman Busita. Opo. Opo, Sir Ronald. Nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Hello po. Hello po, Kong. Hello, oh. Hello po, hello. Driver ka ng ambulance? Rescue po, oh, rescue. Bakit inimpo? Ay, nakapark po ako doon sa tapat po ng orthopedic dahil ibinaba ko po yung aking pasahero na naputol po yung paa. Tapos, siyempre, binaba mong pasahero. Bakit hindi ninyo pinasok sa orthopedic compound?
Ipinasok ko po, pinalabas nga po kami kasi marami pong nadaan sa emergency room po ako doon dumaan po. Ay, sige. Opo. Tapos, paglabas mo, anong nangyari? Pagbalik mo ng sasakyan? Oo, nakakarga na. May nakausap kang enforcer? Sir, yung nga humabigat sa akin na hindi ho ako kinausap na enforcer. Pero may enforcer na nakaharap ikaw. Meron kong enforcer kaso hindi ako kinausap. Anong kulay ng uniforme, sir? Po. MMDA po. MMDA enforcer. Opo. Kita ba na yan ay rescue vehicle? Opo, sir. At may nakasulat pong rescue. Mahalin natin ang Amadeo. Tapat bayan, tapat sa usapan. Ay, okay. Uh-huh. Tapos may katwira naman sa'yo. Ang problema, hindi ka kinausap ng enforcer. Oo, yun nga ho ang kunoko ko. Yun ang aking sabi sa akin. Eh, 5 minutes na rin sila na doon. Eh, ikaw, papasok ko lang naman. Oo, ako, wala pang 15 minutes yan eh. Ay, okay. Oo. Mm-hmm. Saglit ha. Teka ha. Mm-hmm. Dali. Doon ba, kapatid, sa pinaradahan mo, masikip ang traffic? Yung ibig sabihin, masyado bang nakaistorbo yung iyong sasakyan? Hindi naman po. Naando lang po talaga sa tapat ng hospital, sa tabihan. No? Pero yung dalawang bulong na nasa right side, sampa po doon sa kwan, sampa doon sa kabilang white na kwan, na linya. Nay, ganito, naiintindihan ko kasi palalabasin ka talaga sa loob ng orthopedic dahil makakaabala yung sasakyan mo sa papasok at lalabas. Opo. Doon, di ba? Opo. Pero doon sa labas, ang tanong ko sa'yo, yung pagkaparada mo ba, hindi ba lumikha ng buhol-buhol na trapiko? Hindi. Ay, hindi sir, hindi sir. Dahil marami ho kami. Ah, maliban sa'yo, may iba pang nakaparada doon. Oo. Noong nag-alisan daw ho, noong dumating nga yung traffic enforcer, ngayon, ako lang ho yung natira doon, no? Ako yung nasa loob po ng hospital. Pero ang tama sana, pinwestuhan ng enforcer at hinintay ka, tapos kung talagang nakakalikha ng buhol-buhol na trafiko, dapat hahanapin ka at sasabing, kapatid, umalis ka dito, umanap ka ng ibang mapaparadahan. Dapat sana, kung alam nung traffic enforcer ang tamang trabaho, ganun dapat. Opo. Nasaan ngayon ikaw? Nandito po ako sa impounding area. Okay. Saan yan? Sa Tumana? Opo, sa Tumana. Kausapin ko nga yung tao dyan, yung empleyado ng MMDA. Ah, opo. Sir, magandang hapon po. Pwede rin po kayo makausap ni Yami. Hello, sir. Hello, congressman. Magandang hapon. Hello, kapatid. Good afternoon. Yung bang sasakyan yan, makikita mo na talagang rescue or government service vehicle? Kasi pati nilang ORCR ang sasakyan kung government. O, sa government po to siya kasi kung provincial government of Cavite. Yes, sir. Sa ano ko po, sir? ORCR niya. Provincial government of Cavite, ano? Yes, sir. Yes, sir. May ORCR na siya, ano? Opo, sir. Hawak na po niya. Dala na po niya dito. Oo. Pero wala pang plaka dahil wala pang naibibigay ang LTO. Kapatid, makikita ba sa physical appearance na siya ay rescue vehicle? Rescue. Ah, yes, sir. Rescue po, sir. May nakatatak pong rescue. May direkta ka ba sa may-ari ng towing services dyan? May representative po, sir, dito, sir. Alam ko naman. Alam din naman nila sa Pilipinas. Lahat yan, pinapato. Ano, nagtatanong naman kung magkano. Kasi kung hindi dumaarot, siya na magbabayad siya kay congressman. Kasi pinagbigyan naman daw hanapin ng doon sa loob lahat. Ay, hindi. Wala. Kung hinahanap niya ako sa loob, hindi ba niya araw, di ba? Dahil ako lang ang nagsama doon sa pasyente. Sir, kapatid. Ito pa ako. Huwag ka nang makipagtalo dyan. Sige, ako nang bahala sa'yo. Magkano daw?
Ayoko magkano ro. Hello po. Hello kapatid, magandang tanghali. Yes po. Yan ay public servant. Sinasabi na siya ay nag-attend ng pasyente sa orthopedic. Alam naman natin, masikip sa loob ng orthopedic, pinalabas ang sasakyan. Kumalaga siya doon sa labas ng orthopedic. Yes, totoo na may paglabag siya doon. Pero sa sitwasyon kung pag-aaralan dapat ang enforcer ng MMDA na nagpatoon yan, dapat marunong mag-isip. Nung paglabas nitong driver, nakakarga na yung kanyang rescue vehicle. Nakaharap niya yung enforcer ng MMDA. Kung dapat pinag-aaralan at iniisip mabuti ang sitwasyon, dapat pinaba at sinabihang umalis kayo dito. Dapat pinaba na lang at pinaalis, pinahanap ng parking area. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, ganun ang nangyari. Kung pwede ninyong bigyan ng consideration, i-release ninyo na walang babayaran. Kung hindi naman pwede, gusto kong malaman kung magkano ako magbabayad. Nung time po na nakapark siya dun sa, hindi naman ho actually dun sa tapat ng orthopedic, nandun po sila lahat sa Mabuhay Lane. Kasama ka ba? Hindi sir, sinend po sa akin yung video nung task force. Dito po sa impounding sir, magbayad siya at hindi. Kapatid. Wala akong problema sa amin. Fine, kasi rescue ka. Ganito yan kapatid. Hindi naman natin sinasabing wala siyang mali. Ang ibig ko lamang sabihin, kaya ipinagbabawal ang pagparada is obstruction, di ba? Yes po, opo. Oo, pero tayong mga public servants dapat malawak mag-isip. Hindi yung privado, naghati ng pasyente, public service. Alam ko, sa mata ng publiko, yun ay excuse. Kaya lang, hindi naman ako pwedeng mag-demand o ipilit yung aking katwiran. Kung may driver ho, sir, siguro pinaalis lang siya. Kaya lang, inabot niya, nasa impounding na, okay lang naman nung i-release. Ikaw ba ay sa panig ng towing company o sa MMDA? Yes po, sa towing po ako, sir. Huli na ho ang lahat, nasa impounding na ho sila nagtagpo. Lilinawin ko lang, mali ang report sa'yo, hindi sa impounding nagkita. Hindi ko kayo inoobliga na huwag pagbayarin. Yes ko. In-explain ko sa'yo, para kung maintindihan mo yung sitwasyon, mabigyan mong consideration dahil public servant din itong driver. Ngayon, kung yes, hindi naman pwede, pwedeng ako magbabayad. Sa parte ng towing, wala kayong problema dahil ang nag-utos, enforcer ng MMDA. Wala akong problema, Congressman. Kayo pa ho ba? Maraming salamat. Maraming salamat din ako. Mabuhay kayo. Okay, ingat lagi. Bye-bye. Sa'yo din po. Hello po, Sir Ronald. Hello, hello po, magandang hapon po. Wait lang po, sir. Kukunik ko po kayo. Wait lang po. Oh, sige, sige po. Sir Ronald, nasa kabilang linya na po si Congressman Busita. Ay, magandang hapon po, Congressman. Kapatid, ano, kumusta? Ay, nakus. Kong, napakarami pong salamat. Meron na binigay sa akin ticket yung MMDA. Yun po kaya ay mag-a-appear pagka nag-rehistro yung sasakyan. Ay, okay. Walang problema. Pwede yan sa bangko bayaran yung multa. Apo, sir. Tayo naman, ang opisina natin, bukas 24 oras araw-araw kapag okay. May problema. At talagang malaking tulong yung ginawa niyo sa amin talaga. Ay, sige po. Ingat lang po lagi. At salamat po. Maraming po salamat. Kumusta na lang po kay Kapitan? Ano po? Salamat po kong listening. Okay, thank you po.